How are you today? May mga plano na ba tayo para ngayong araw? O umaasa na lang tayo sa future? O umaasa na lang rin tayo sa salitang bahala na o mangyari ang dapat mangyari? Meron man o wala, si Lord ay may napakagandang plano para sa atin. Planong hindi mo ikapapahamak, kundi ikakabuti. Planong tiyak na matutupad at hindi maantala. So, bago ang lahat, babasahin ko muna ang ating verse for today. Nagmula ito sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti, ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. O sa English ay, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Amen. Yung sinabi ni Ate Pam about sa verse na i-share ko ngayon. Naghanda ako ng limang tanong based doon sa binasa nating verse. So bago natin talakayin yun, mag-pray po muna tayo. Lord Jesus, maraming salamat po sa oras na ito, Lord, na pinagalog niyo po sa bawat yes sa aming Lord. Na may share ko po ito, Lord, ng maayos sa mga tagapakinig at tagapanood, Lord, ng video na ito, Lord, at naway baspasan niyo po ang kanilang puso at isipan, Lord, nang sa ganun ay may apply nila ang may share ko ngayon na iyong salita. Sa taming pangalan mo lamang, Jesus, amen. So, darako na tayo sa tatalakayin natin ngayon. Kung may mga Bible kayo dyan sa bahay, makipukas kayo sa akin sa Jeremiah chapter 29, verse 11. So, babasahin ko muli. Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So yun, darako na tayo sa inihanda kong limang tanong para maintindihan natin kung ano ba ibig sabihin na itong binasa natin. So una, number one, ano ang sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, totoo at nangyayari ang lahat ng plano niya sa bawat tao. Kaya't manampalataya tayo sa Kanya at tutugunin niya ang lahat ng plano niya para sa atin. Pangalawang tanong, para saan ang Kanyang plano sa tao? Ang lahat ng Kanyang plano ay para sa ikabubuti lamang at hindi ito ikasasama ng taong pinagkalooban ng plano galing sa Diyos. So, yung pangatlong tanong naman, ano ang may dudulot ng plano ng Diyos sa tao? Ito ay magdudulot ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Plano sa atin ng Diyos na tayo'y Kanyang kasaganahin pagdating sa ating buhay pisikal sa pamagitan ng financial at pagkain, maging sa ating buhay spiritual. Kaya itong pasaganahin sa pamagitan ng paikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ito na yung last na question natin. Bilang pagwakas, ano ang ating gagawin nang sa ganun ay matupad natin ang plano ng Panginoon sa atin? Ang sagot ay ganito, manampalataya sa Diyos, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa buhay mo lahat ng Kanyang salita, nang sa ganun ay handa kang paglingkuran siya at doon mo na maranasan at matutupad lahat ng plano sa iyo ng Diyos at magpatuloy ka lamang. So yun, natapos na natin talakayin yung aklat na binasa natin na mabasa natin sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Ipapanalangin ko na lamang kayo kung ano yung plano sa inyo ng Panginoon bilang Kristiyano at kung ano pa yung mga gusto ninyong hingin sa Kanya nang sa ganun ay matupad ito ng Panginoon sa inyo. So ngayon, mananalangin tayo. Lord Jesus, maraming salamat, Lord, sa iyong salita, Lord, na pinagkalog niyo po sa mga tagapakinig, Lord, ng iyong salita. Lord, naway tumi mo po ito sa kanilang isipan, Lord, at nang sa ganun ay may-apply po nila ito sa kanilang buhay at matutunan po nila itong aralin, Lord, sa pamagitan ng iyong mga salita. At Lord, ipagdarasal ko po sila na naway matupad po nila kung ano pa po ang plano ninyo sa kanila at kung ano man po ang magiging plano niyo pa po sa mga susunod na generation, Lord. Lord, kayo naman bahala sa amin, Lord, lalo na, Lord, ngayon sa nangyari ngayon, Lord, sa panahon ng pandemya, Lord. Alam ko po, Lord, na may plano po kayo sa bawat isa amin, Lord, na hindi niyo po kami paabayaan, Lord. Ingatan po ang bawat isa amin, kayo naman bahala sa amin. In Jesus' name, amen. So yun,
narinig na natin ang salita ng Diyos. Alam natin na the best talaga pag si Lord ang nagplano. But before that, now it's time to invite you to like and follow our FB page. It's Yeshua Agape MC. And don't forget to subscribe on our YouTube channel. It's Yamsi Yeshua Agape. And don't forget to message us on our FB accounts. God bless, guys. God bless, guys. Thank you sa pakikinig at stay safe sa inyo din sa bahay niyo. What's up mga kayamsi? Iniimbitahan ko kayong dumalo sa aming upcoming event this August 22, 2020. Alas 2 ng hapon na gaganapin sa Yeshua Agape Mission Church Incorporated. Yamsi Youth Ministry Seminar. Tema, Sigaw ng Kabataan, Here I Am Lord, Send Me. Isaiah 6, verse 8. Ano ang tugon mo mga kayamsi? Hi mga kayamsi! Muli, narito naman po kami sa inyong harapan at hatugot po natin ang isang awitin ng ating Panginoon. At ang aawitin natin ngayon is ang Broken Vessel.